Guys, magandang buhay po sa inyong lahat. So ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Google Forms sa gamit lamang ang inyong cellphone. So sundan niyo lang po ang ating video. Ito, para madali po nating matandaan. So una, punta tayo sa Chrome. Then search niyo ang Google. Then after niyan, nasa Google na kayo, may 3 dots kayo na makikita sa upper right side. So, i-click nyo lang po. Then, punta tayo sa desktop side. Kailangan naka-desktop side po lagi ang ating Google. Yan. Ito na po ang magiging desktop side kapag pinindot nyo yun. May nakikita ulit kayo sa upper right side na 9 dots sa inyo, i-click yan. Medyo lakihan ko para makita nyo. Then after nyan, hanapin nyo tong forms nasa kababaan, yung kulay violet. Then punta ulit tayo sa Chrome. Okay, nandito na tayo sa paggawa ng Google Forms. So, ito yung aking ginawa nung minsan. Meron diyan kayo makikita na mga sample. So, kung gusto mo ng bago, pindutin mong start a new form. Okay, yan na. Mag-start na kayong gumawa ng Google Form. So, ano ba ang gusto ninyong maging title ng inyong gagawing Google Form? Halimbawa, sa akin ay grade 6. Section Mars kami. Mars. Then, self-monitoring tool. Self-monitoring tool. By Sir Dan. Then, ayan ang inyong magiging title ng inyong Google Form. Lagyan nyo dito ng please answer correctly. Yan. So, meron na tayong title. And after nun, punta na tayo sa number 1. Ano ba kayong mga gusto nyo ilagay? Halimbawa, dito ay information ng inyong magulang. Halimbawa ay then, short answer po itong required. Hindi sila makakadiretso sa kasunod kung hindi nila sasagutan ito. Kailangan may required. Then after nun, natanong, ito, click nyo lang yung plus na yun. Then dito na kayo sa kasunod. Next, pangalan ng mag-aaral. Sino ba ang kanilang anak? Take short answer ulit siya. That required. Next, anong gusto nyo ilagay dito? A date, kung kailan nila ito ginawa. Date. Ayan, nag-automatic sila. Pindutin mo lang yun. Okay, required. Next ulit. Yan, kung gusto mo lang yung mga ito ay sample lang na inyong sasagutan sa mga bata o mag-aaral o parents. Then ito na yung self monitoring tool. Kung gusto nyo itanong, nasagutan ba ng inyong anak ang mga module ngayong week 1. Week 1. Tapos ano ba? Multiple choice ang gagawin ninyo. Oo. Nasagutan niya ng mag-isa. Ibig sabihin siya lang gumawa. Then add
add option para sa ikalawang ano, oo, nang may katulong na magulang o tagapangalaga. Ayan, then katlong pamilya natin ay hindi niya sinagutan. Ayan, so dito makikita natin kung bata ba ay nagsagot. Self-monitoring, so lagyan na ulit natin ang required. Ayan, so kung gusto niyo willing to duplicate, ayan naman, week 2. Duplicate nyo lang po para hindi na kayo mag-type uli. Then, duplicate. Week 3. Duplicate. Week 4. Then duplicate. Wait. Week 5. Gawin na natin ng week 8. Week 6 muna. Then duplicate nyo uli. Week 7. Then duplicate. Week 8. Ayan, kung may gusto pa kayong idagdag, pindot lang uli kayo kung wala na dun. Then kung mayroon pa kayong tanong ulit, may nais ka bang iulat tungkol sa iyong anak sa pagsasagot ng mga modules? Okay, nanay, asasagot mo. So ang gawin nyo dito ay short answer ulit, then required. So kung tapos na kayo diyan, dyan na kayong tatapos. Gawin nyo na lang ay pagandahin natin. So ito, meron naman sa taas, may makikita kayo dito. Ito, ayan, kung gusto nyo lagyan ng image para maganda yung, ayan, anong gusto nyo maging image nya, ito na lang. Work and school. Ulitin natin. Choose. Ito na lang. Insert. Yan, meron na siya. Ayan ang makikita niyo. Then kung gusto niyong baguhin ang kanyang kulay, gusto niya yung asul, ayan. Font style. So lagyan natin ng playful. Ayan, ganito ang kanyang kalalabasan. Next na. So, ito na siya. Then, tingnan natin ang kanyang preview. Okay. Kapag sasagutan na ito ng magulang, ganito na ang lalabas. Ayan. Ayan, no. Click nila yan. Kung ayon dito. Okay, then may click submit. So balik ulit tayo dun. Dito nyo naman makikita sa responses ang kanilang mga sagot. So punta tayo dito, select response, saan nyo baga ilalagay, select response. So dito nyo nalalagay sa spreadsheet para dun nyo makikita yung mga sagot. Select, ayun, meron na. Then create. Okay, dito nyo na makikita yung kanilang sagot. Then punta tayo sa settings.
Ayan, sa general, kung gusto nyo i-collect ang email, pindutin nyo lang yung collect emails. Then, kung gusto nyo isa lang, ang kailangang maitalang sagot, required a limit to one response. Then, respondents can see summaries, charts, and text responses. Malagay nyo dyan. Then, save nyo na. Saving na siya. Ayun. So, ayun. Ready na yung inyong ginawang Google Form. So, kung saan nyo naman ito gustong isend. Kung email ba. Kung dito, copy nyo lang yung link. Copy. Then, pwede nyo siyang ilagay sa Messenger. So, ganun lang kadali. So, nawa ay may natutunan kayo sa ating video tutorial sa araw na ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.